failed. So much yung balik topic natin for today is ano, ang maiwagang legs natin kasi maraming ano eh, grabe. At ang laki doon ng legs ko. Actually kasi inborn na yan nung elementary high school pa ako, malaki na yun eh, pati yung calves ko eh. So, ang tanong, paano magpalaki kapag hindi kayo bininiyay? Kasi, at the end of the day, nagmamatter pa rin yung ano pre, yung genetics natin. Katulad mo, malaki puwet mo, di ba? Karamihan ng mga ibang lalaki din, flat yung puwet, di ba? Pero madadaan naman sa exercise. Pero yung mga biniyaan ng good genetics, katulad ko, hindi naman ako nabibiyaan yung chest ko. Pero malaki yung legs ko. Diba kahit, actually, minsan nga kahit isang beses na isang linggo lang ako nag-workout ng legs eh. Kaya ako lang naman dino 2 times para sa strength, di ba? Paano ba magpalaki ng legs, guys? Anong tanong? Ang may wagang squat, di ba? So yun, basic lang, chong. Squat lang. Actually, dyan lang talaga ako, ano, lumaki yung legs. Mas lumaki kasi dati, malaki nito kasi sa boy. Diyan mo, hindi ko alam eh. Maraming, nung dati nung bata pa ako, ano, kumbaga, ilagaw ka siya dito, pag nag-skinny jeans ako, sobrang hapit. Hindi pa ako nag-workout nun, ha? Kaya yun lang, kumbaga, genetics talaga. At the end of the day, genetics pa rin. Di lang naman lagi genetics. Ma-workout mo din naman yun. Marami din naman nagsimula talaga sa maliit na legs and na-workout nila. May mga bodybuilder na dati maliliit yung legs eh. Tapos, Jeff alam ko si Jeremy Bendilla eh. Ha? Jeff C. Pato talaga kasi yun. Hindi yun eh. Malaki yung legs. Si, alam ko si Jeremy Bendilla, parang dati, eh, hindi ko lang alam. Parang maliit yung legs niya. Tapos yung winner-workout yun, tango, sobrang ano. Gapapaya yung legs. Kung gusto nyo talaga, kung sisili dito talaga kayo magpalaki ng legs, advice 2 to 3 times a week. Kahit 2 times a week, basta basic lang yan chong squats. Tapos pagkatas ng squats, any accessory like leg raise, leg curls, maganda. Tapos lalala na yung calves. Ito sabihin ko sa inyo chong, yung calves chong, kahit marami kasing tao boy, nag-winoworkout lagi yung calves, pero hindi siya lumalaki, di ba? Yung abs natin, medyo maayos naman yung abs, pantay naman din sa legs, hindi naman proportion naman sa legs. Yun nga lang yung mga ibang tao na, ba't di lumalaki yung abs ko? Bakit? Ang tanong bakit? Nasa genetics talaga. May mga kilala ko YouTuber sa ibang bansa na kahit gaano nila ka i-workout, let's say for example si Christian Guzman, Max Tuning, si Igor, basta kung kilala nyo yun, hindi lumalaki yung abs nila dahil sa genetics, mga chong. Pero minsan nadadala din sa workout. Wala eh. Wala tayong magagawa. Pag biniyahan tayo ng ganitong genetics, itanggapin na lang natin. Acceptance, katulad nung video yung ina-upload ko ngayon. Ayan, let's go. First set, 275 pounds for 5x3, mga trong. Dapat kasi nasabay kami noon ni Kuya Rex. Kaso nga alam, ang nangyari, shoulder daw siya ngayon eh. So, may turo pa kana. Eh, sige, puha lang, chong. Damihan mo na para solid. Hey, kiss mo mo eh. Ano mo lang sa isang bulo ko? Kanto para makapit. Wala ko. Palakas ka lang. Pulpos! Okay, para di madulas. Kailangan mamigay tayo. Marami naman yun. So yun, first set. Okay, 275 pounds for 5x3. So ayun na nga ulit. Pag gusto nyo talaga lumaki yung legs nyo is pursigihin nyo kahit hindi kayo binayaan ng genetics. Sige, chong. Ano? Kahit hindi kayo binayaan ng genetics, is i-workout nyo at least 2 to 3 times a week yung mga weakness. Katulad ko, ginagawa kong 2 times a week yung chest ko. Kasi yun yung pinakamaliit ko. Ikaw naman. Cubs ako. Ito, wala akong cubs. Hindi ka naman kasi talaga nag-workout ng cubs. Pero malaki yung legs mo, malaki yung foot mo eh. Pero yung weakness mo is yung back mo, diba sabi mo? Medyo. Di ko lang alam ha, kasi hindi ko naman siya masyadong na-workout talaga ng todo. Bagay. Pero siguro pag winoworkout ko ng todo, doon natin malalaman kung weakness ko yung back ko. Malalaman mo yun kapag workout ka. Kasi nakikita ko na yung back ko ngayon eh. Medyo wow. Parang mag-winoworkout. Wow, man. Ay, putsa mo yun. Hindi, medyo, di talaga. Siguro pag pinush ko pa siya. Tsaka sabi naman niya talaga, minsan nakukuha. Genetics talaga, at the end of the day, nakukuha din. Malaki, sobrang laki ng factor ng genetics. Marami dyan, especially yung mga payatot. Yung mga payatot na mamasel, kahit kumain sila ng marami, medyo yung gain ng fat nila is minimal lang. So, ganun din sa legs. Kahit i-workout nyo ng todo yung calves nyo, kung wala talaga kayong, hindi talaga kayo binayaan ng genetics sa calves nyo, is wala rin talaga. Di na kayo pwedeng umasa. Di na lalaki yung cubs nyo. Pati daw wala tayong pre-workout pre. Shoutout nga pala sa mga magbibigay sa akin ng pre-workout dyan.
alam nyo na, BPI Sports, yun na yung pinakamura. So nga lang, plan namin bumili. Pero, wala pang budget. Nagde-deadlift doon, pre. Tingnan natin. Up. Easy! Up! 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 Easy! Easy! Okay, yeah. Thanks. Panis ako. 120 yung ano? Ha? 120. Anong yung ba? 45 pounds, mga 20 pounds, 20 kilograms. 20 kilo, hindi yan ang 140, yan. Asa 315, nasa mga ganun. 140. O nasa more or less mga 350. Ilan lang timbang mo, wako? Ha? Ilan timbang mo? Ano na, 60 na ako. 60 na? Kaya. 60 na? Kaya? Body weight 60 tapos kayo binubuhat, diba? Saan nga ba? Nagkaroon yung G's. Easy. May get, 2.5 something. Lakas, lakas, lakas. Matindi. Ikaw, ikaw, ikaw. Ayun, laki naman ng shoulder. Laki na may inaba yan. Tiyan mo pa naman yun. Last set, putik yan. Hindi ko na nabidyan yung ano eh. Yung, ano ba yan? Second to fourth, last set na to. So ayun nga, isa lang, isa pang tip para lumaki yung legs nyo. Malaking tulong yung caloric surplus. So kapag ina-bulk kayo, meaning marami kayong kinakain, papalaki kayo, tendency nun, lalakas kayo. Once na lumakas kayo, once na nagkaya nyong bumuhat ng mas mabigat na weight, ang tendency is mas lalaki yung muscle nyo. Mas tendency mas, ayun, yung pag-grow ng muscle nyo is, hindi naman mabilis, paano ba? Kasi, once kasi nagbuhat ka, di ba, lalaki. So, isa ding factor ang caloric surplus o yung pagbabalik nyo. Kain kayo ng marami pag, para lumaki yung legs nyo. Di ba, Rick? Mulikat? Next. 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 Ito, wrap things out. O nga. Yun. Sa mga nagtatanong pa rin, paano magpalaki ng legs? Paano maganyan-ganyan laki? What matter is yung ano eh. Marami siya talagang factor. Malaking part yung genetics, workout nyo, yung kinakain nyo. Yung sabi ko na yung surplus yung ginagawa ko ngayon. Once kasi na kumain kayo ng marami, lalaki kayo. Tendency nun, lalakas kayo. Pag once lumakas kayo, maabot kayo ng malakas. Ano, lalo-lalo sa squat. Pag naabot kayo ng malakas sa squat, tendency nun, sa lalaki pa yung mas mo. Doon lalaki. Pero, just for example, yung calves nyo. Katulad na sinabi ko kanina, hindi lalaki yan, kahit i-workout nyo, kung nasa genetics nyo, is palpak. Pero itry nyo pa rin. Na wala naman masama kung itatry nyo work. Marami kasi dyan, yung mga YouTuber, ato na sinabi ko kanina, kahit win-workout nila na sobrang katagal-tagal yung abs niya, hindi na lumaki. Kaya yun. So, at the end of the day, acceptance, tanggapin nyo kung ano kayo, tapos tanggapin nyo kung ano yung genetics nyo, mga chong.